ba? Nasahol ma ito. Nasahol. Yun yung malungkot sa Tagasas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. You know, oh. Binenta niya na ngayon kaluluwa. Siya na nagsabi. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. So, sino yung multimillionaire? Okay. Sino? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayo. Kayong dalawa, ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Mm-hmm. Yeah. Silang dalawa. And kayo! Millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Sa pera natin lahat. Taxpayers money. And I hope we're still, you know, hoping na talagang, you know, maimbestigahan ito eh, itong mga revelasyon natin. Mm. Diba? Sana hindi ito i-ignore. Hawak nila lahat. Hawak nila lahat. Oo, bakit biglang, bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung mga, di ba nga dapat nga the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero nakita nyo ba yung mga ka-campaign pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center. Pwede nyo puntahan. Alam nyo yung headquarters sa Mandaluyong, yung headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan. At ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan. Mm-hmm. So, pwede nilang puntahan dyan at magpaano sila. I-surveillance nila. Yeah. We challenge you guys. Yung mga taga-Mandaluyong, i-surveillance ninyo kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Oo. Diba? Kasi ito, pinaghalong yellow, super yellow. As in, ano to eh, cancerous administration talaga. Can you imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya at para, anong ang gagawin? Ikaw magkwento yan. Pagkaroon yung issue natin. Meron tayong ano, yung issue sa Indian yun, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yun? Na Indian national. Actually, hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun. Nasa Singapore ako noon eh. Tapos gusto pa makipagkita. Kasi alam ko na yun eh, na gagamitin nila sa atin yun. Again sa atin, na in-offeran tayo ng 500,000. 500,000 diba in-offer sa'yo? Each. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nagme-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At gusto, bibilin daw yung mga alas na binibenta namin during that live selling. So parang in-entice ako. Eh ako, ganito ka. Oh. Yung mga kaibigan kong tinawagan niya, babayaran daw niya sila para makapag-set up ng appointment sa akin. Diba? So, noon pa lang talagang gusto na tayong patahimikin. Kaso lang, hindi na umubra sa atin. Lalo na sa, di ba? Hindi na umubra sa atin. Imagine yung mga kababayan, kumukha kami yung pera. Aba, bongga-bongga ng pag-shopping yun, ha? Sas? 500,000. Kaya nga sabi nila, ayaman niya ako, makita ko sa iyo kung itsura ng kwarto ko kung gaano kaliit, ha? Di ba? Oh, ayan. Alam mo, mas malaki yung kwarto ko dito sa kwarto ko sa Makati. Kwarto ko sa Makati, twice dito kwarto to. Taka magtitiis dito. Pero, diba, kung ito ay bayaran, edi sana nasa bonggang-bonggang kondo ka. Dahil baka hindi lang kondo ang pwede ko ma-request. Baka makapag-request pa ako ng unlimited supply ng lalaki. Oh. Aminin, diba? Baka may mag-share na ako sa lalaki. Oh, diba? Baka nasa penthouse ka. Oh. Yung sinasabi ninyo na kaya kami nagsalita, hindi kami nagbigay ng pwesto. Unang-una, hindi kami nanghingi ng pwesto. Si Big Rodriguez, siya pang unang-una nagtestimonya na hindi ako nanghingi kahit kailan, kahit ano. Siya pa mismo nagsabi, nakapost sa kanyang
wall. Bigyan ng pwesto. Ako nga, SAS, talagang sinasabi nila na ako daw ay nag-apply ng pagiging ambassador ng Amerika. Natawan-tawa naman ako. Sabi ko ako nag-apply ako, hindi sana, inilabas na nila yung application ko, di ba? Yun na yung pinaka-solid na. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Okay, alam ko na to, hindi pa nag-e-election. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Dahil sabi nga, kukunin na lang kita bilang USEC ng Special Presidential Assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya, okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na alam barong yun eh, kay Abel. Nagpatay ka na lang barong RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral. Hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offers ang offer sa iyo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, eh maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, wow. Eh hindi po pwede yung bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Oh. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa iyo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun, dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya. Pag-usapan natin yung sa kaso ni Jover later. Kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig mag-ingam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam, yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya mataas, matagal ako nagtiis. Hindi ka, kaya nga sabi ko eh, hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya. Dahil alam yung patola ako. No? Patola na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi daw ako makatira sa mga Marcoses, dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Eh, hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Eh, yung condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako at kumain ako, nag-scavenge ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiaharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingin mo si Maharlika, oh, Diyos ko, Doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan akong kung ano-ano nga.
So, actually, napag-usapan ba natin kay Jober? Hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin sa unang vlog namin kasama si Roy. At saka, so, yun yung ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte, and this is not going to my story to tell kung paano nangyari. Darating din tayo diyan. Pero ito lang masasabi ko, no. Hindi 100% mali ni sa administrasyon ni Duterte. Uh-huh. Ito si Maharlika, binoboldyak niya yung mga kumukupit. Kahit pala ni Pangulong Duterte, binoboldyak ko yung mga tao niya. Kasi, you know, isa, hindi ka kasi tayo sarado siya, SAS. Kahit na sinuportado si Pangulong Duterte, alam nyo yan. Diba? Ako, naimbita pa nga ako, na red carpet pa nga ako ni Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nanghamon pa nga ako ng gulos. I mean, you know, ano ko lang naman yun. Nanghamon pa ako sa kanila nung time na nagalit ako sa kanila dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, si Kuting, ay nagpupulburon. So doon ako talaga nagalit. But, you know, in the end, tama pala si Pangulong Duterte. Kaya nga nire-redeem ko rin yung sarili ko na dahil ako ay naging instrumento sa pangbubudol like you. I'd like yung mga viewers natin na mga naging instrumento din na sinuportahan ng Marcos Jr. na ito. So, I think tinadhana tayo SAS na makapagbigay ng linaw, di ba? Hindi tinadhana tayo sa pag-ibig. Tinadhana tayo. I think, hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi syempre, kutub-kutub lang yun noon eh. Na parang, baka naman. Diba, kutub-kutub lang tayo noon na, ng Maharlika eh. Wala kami, you know, the first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Abanse. At hi, hello pa lang yun, dahil busy kami, namimigay kami ng tubig, ang busy namin sa kung ano-ano. And parang sabi ko, what really happened, no? Ako naman, hindi ko alam kung naniniwala pa kung may konsensya yung ibang mga politiko eh. Pero, ito, ako masasabi ko lang, inang, no? Yung nanay ko is 81 na. Ilang taon na lang yan. Alam mo, she never saw the Philippines change. Yeah. Yun 81 years. 'Di ba na parang may mga papuri siya noon kay Marcos kasi nga talaga naman ang inano talaga niya noon is yung mga infrastructure kasi before Marcos Senior daw talaga parang asang batayo na parang ganyan. Pero yung gusto niyang makita yung kasi maayos na Pilipinas. Maayos na Pilipinas. Yeah. Kahit maging Thailand man lang tayo or Vietnam, you know, kahit hindi mo na maging Amerika, no? Pero bakla, parang Diyos piyo. Tapos ngayon, ganun din. Parang masahol ba? Masahol. Ito. Masahol. Yun yung malungkot sa taga-SAS. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. Pero ang alam ng namin ay yung mga dapat makaalam ay alam. Yeah. Parating naman tayo dyan. And hindi lang naman tayo SAS ang talagang willing to speak up. At this point in time, tayo yung frontliner in terms of speaking up, you know, giving awareness sa taong bayan. And I believe, you know, in due time, magsasalita din yung mga taong mismong nandiyan na naka-witness ng kababuyan ni Lisa at ni Marcos Jr. So, ayun na nga, ano niya, this is, pero yun na nga, power and money really revealed who they really are. Yeah. At nakita natin ngayon yan. So, we're like, wow, 2 hours and 12 minutes. Any final words? Kasi for sure, may babalik pa tayo sa mga susunod na magkakataon. Mag-uusap muli tayo dahil marami tayong puting ahas. Anyway, final words sa ating mga palangga, SAS. Ako, ganito. Ang aking final word ay
singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos, dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH ng mga DH at chuchu unicorn, rainbow, rainbow, utot-utot? Mm-hmm. Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon, tang ina mo, RJ. Pwede ba yan? So, kaya lang, jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa'yo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malulunong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely ito eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil na siya. Singilin niyo si RJ Nieto. Diba? Kayo, siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao. Diba? Siya, totoo naman. Dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan, dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para binigyan siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but yeah. Isa pa, bibingo ka sa akin. Dahil, You have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are, Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy? You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, Adjer Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung Lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw
Di ba? Eh, kasabot ka na ng mga magnanakaw. Hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala? Ilang buhay? Ilang buhay? Oo. Hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit tumami ang followers mo? Ngayon, lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka, nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest con man right now among all political bloggers. Yeah. I'm really... So, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a common man. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadalan nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Di ba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have. True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Yeah. So, yeah, thank you for that, Sas. And maraming salamat sa tumutok sa atin. Like, we're like 17,400 live viewers across social media. So, sa panghuli palangga, please subscribe kay Sas sa kanyang Facebook, YouTube page, YouTube channel, kasi wala po siyang, ano ngayon, wala siyang, pinatay nga kami, di ba? Ayan po. Ayan. Paka-subscribe na lang si Sas. Diyan siya magsasalita dahil pinatay na yung platform namin sa Facebook. Although ako, meron pa akong isang Marlica Buljacara. Sas, thank you so much, my baby girl. God bless. And I'm always here. Oh, I think, maglalaylo muna ako, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral muna. No? Pero sige. Hindi tayo titigil dahil sino pa bang magsasalita? Kasi we are in a position of privilege kasi wala tayo sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga, basta nandito lang ako pag kailangan na mag-tandem tayo, I'm always here. Walang sukuan na sa laban na ito. Tuloy-tuloy oo, na ito. Lifestyle check nyo yan si RJ Nieto kung nagbabayad ng tax. Mm-hmm. Yan, isa yan sa pinaka-alam. At alam ko na ang fixer niya ng tax ay kung ang kanyang adopted mother. Definitely. Si Lisa Ahas Aranta Marcos. So, yes. Maraming salamat, Sas. Ingat ka dyan sa China. Looking forward to, you know, to visit you. Pagtuloy-tuloy na itong eksena. Thank you, Sas. God bless. Ingat. Bye-bye.